Hello mga ka-amazing! Today, I'm gonna show you paano mag-curl ng ating hair in a very, very easy and basic way. So, before time mag-start, pa-like and share and pa-subscribe na din. Ayan na nga mga ka-amazing, mag-start na tayo kung paano magkulot using hair curler. So, ang kanyang buhok ay highlighted and colored hair. Ako rin ang gumawa ng kanyang hair. So, the purpose of this video is to show you how it looks like kapag siya ay kulot. Kasi ang ganda ng hair kapag may highlight, may kulay kapag hini-hairstyle natin. So, I will not make it so long and so plakado kasi nga ipapakita ko lang sa kanya kung ano yung itsura ng kanyang hair pag ito ay kinulot ng temporary. So, reminder lang, kailangan hindi masyadong mainit ang ating curling iron to protect the hair. And kailangan natin lagyan ng hair protector ang ating hair bago tayo mag-undergo ng mga heat hair styling tools sa ating hair para hindi ito ma-damage, especially kung may kulay or rebonded or highlighted ang ating hair. Alright, so as you can see mga ka-amazing, ang aking technique ay simple lang, hagod pababa and konting init lang kasi medyo nagmamadali na din kasi si ma'am. So, as in very very quick lang ang aking ginawang tutorial. Siguro I will do another tutorial yung pang malakasan talaga ng ating hair curling using the hair curler na Con Air ang brand po na aking ginamit dito. Ang temperature lang na gamit ko dyan is 230, I think, if I'm not wrong. So, very very light ko lang siyang ininit. Hindi ko siya tinagalan. But, sa tamang proseso, kailangan natin medyo tagalan ng ating pagka-curl kasi nga para mas lalong tumagal yung ating kulot. Especially kung ang buhok ay straight, usually problema yan ng ating mga ladies na straight ang hair, bumabagsak kaagad ang ating hair. Kahit kulutin siya mga isang oras lang, yung iba 30 minutes lang, nawawala na kaagad yung kulot. So, hindi na makaaura ng bongga. Ayan, as you can see, mga ka-amazing, nandito pa rin ako sa kanyang hair sa likod na part. Hinati ko siya sa apat. At malalaking kuha ang aking ginawa kasi nga nagmamadali siya. And just to show her, uulitin ko how it looks kapag ito ay kulot. Kasi medyo unat po ang kanyang hair. Thank you so much nga pala sa aking client na to. Si Ma'am Joanne. Ah, napakagandang si Ma'am Joanne. Ayan guys, medyo hagod-hagod lang. Then, ayan yung itsura niya pag medyo wavy-wavy lang. And since ito ay minadali at hindi naman siya pangrampahan, basta makita lang niya kung ano yung itsura. So, mas maganda yung magiging outcome kung ibigyan natin ng mas mahabang oras and timing yung ating hair curling process. And another tip, mga ka-amazing, don't forget to use
protective gloves kasi pagka mainit po yung ating tools na ginagamit para protection na rin sa ating kamay. And another tip, kailangan huwag madaliin ang pagpaprocess ng ating hair para ito ay tumagal. And also, you can use styling mousse or gel and hairspray para mag-hold ng matagal ang ating buhok. Huwag lang sobrang dami at huwag din halos wala lang. Kailangan pantay lang, level lang. Kasi pag masyadong maraming hairspray, bibigat ang ating hair, babagsak. So, mawawala ka agad yung kulot. Pwedeng isang factor yon para hindi magtagal yung kulot. Parang yung relasyon nyo. Charot! Ayan, guys. Nakita nyo. Ayan yung kulot-kulutan na niya. Kabilang side. And, oh. Nakita nyo na kung gaano kaganda si ma'am. Actually, first time niya yata itong magpa-highlight sa akin. And happy ako na happy siya sa naging outcome. Pero we did the highlights and the hair color hindi same day. I think it was a week ago. So, ayan. Ganyan lang po akong mag-curl ng hair. The good thing about this hair curler is meron siyang hawakan sa dulo. Pwede mo siyang makontrol doon yung paghawak. So, nabili ko pala yan sa Saudi pa when I was working there. Medyo unti-unti ako nagpundar ng gamit kasi iba pa rin kapag may investment ka na nagamit. Hanggay, ang temperature niyan, if I'm not wrong, nasa 300 plus yung kanyang temperature. Hindi ko siya isinasagad yung init kasi nga para maiwasan makasunog tayo ng hair, at thank God wala pa naman akong nasunog na hair sa buong buhay ng pagiging hair stylist ko or hairdresser ko. Ngayon, nandito na tayo sa last portion ng kanyang hair. When you are doing the curling, medyo babatakin nyo siya, hihilahin nyo siya pababa para mas smooth yung from the top hanggang dun sa roots. Para pag kinurl mo, susunod talaga kaagad yung hair. And syempre, be careful lang na hindi mapaso. The improper ano ko dyan is hindi ako naka-gloves since nagmamadali na nga kami. Alright guys, ayan, tapos na. And makita nyo, medyo hinagod-hagod ko na siya. Pwede nyo na yan lagyan ng konting spray net kung example pang malakasan talaga. Ayan, nakita nyo ang kanyang hair. And I hope nakatulong yung aking mga tips kung paano mag-curl. Paki-like na lang ang video ko, paki-share sa mga friends nyo, and pa-subscribe na din sa aking YouTube channel, and have an amazing hair!